Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carilli, and also the ministry's events. God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Huwag nating kalimutan, masaya tayo rito, blessed tayo, pero sa ilalim ng tinatapakan nating mga paa, milyon-milyon ang umiiyak araw at gabi. Ang sigaw, kailan ako alis dito? Kaya hanggang may panahon pa tayo, abutin natin sila. At para mapabilis ang pag-abot natin sa kanila at pagbibigay ng material things na yan sa gawain ng Diyos, nang voluntarily, mahalin natin ang Diyos ng totoo. Siya ang unang utos. Because the more you love God, the more na mawawala nga ng pag-ibig sa material things. Mawawala nga ng pag-ibig sa karangalan, sa sariling kapakanan. Lahat ng patungkol sa sarili, mawawala sa puso mo. Hahatangin ka nito talaga. Sa totoong paglilingkod sa Diyos at pagliligtas ng kaluluwa. Go into all the world and preach the gospel to all creation. And those who believe will be baptized and this sign, the work of God, the wonders of God, the power of God will accompany those who believe. Are you ready to receive your miracles and blessings, experience God's glory, and learn His powerful word through our host, Apostle Renato B. Carilli? So, minsan ang issue ng forgiveness mahirap. Naintindihan ko damdamin ng marami. Kaya pagka hindi nila maabot yung pinapayo ko, hindi ko sinasabing mali kung magdemanda kayo. Okay, tuloy yun. Pinagpipray ko na lang manalo sa kaso. Kasi hindi naman masama yun eh. Kaya lang, pagka malalim ang devotion mo sa Lord, yung mga ganyang bagay, iniiwan mo na sa kanya. Of course, iba naman yung ninakaw yung property mo, no? Talagang dapat pumunta ng korte yun. Pero yung mga tungkol lang sa ugali mo, personal, pinagwikaan ka, panguilong mo, kalbo ka, no? Paputi ka ng paputi, timiti mo naman. Kung bakit ka nag-ahayal, kasi bansot ka. At yung aso mo sinipa, kasi nagkakalat sa condominium, sinakay sa elevator, nag-iwan ng blessing doon, tinadyakan, patawad ka na lang. Pero kung ang issue, ninakaw yung property mo at dinaya yan, pinalitan ng fake title, so ibang istorya yon. Pero pagdating sa mga pag-uugali, no, yung dinuduro ka, ang pangit mo, kaya ang counseling, napakahalaga. Ngayon nyo, araw-araw, napakaraming tumatawag. Napakarami. Kahit nasa abroad kami, cellphone ni nanay nagre-ring. Naniwala po kayo sa akin, politiko, mayamang tao, in-chick, Pilipino, professional, single, may pamilya, anak, magulang, napakarami, buong Pilipinas.
Nanay, pinagtsatsagaan. At mabuting kinuha niya. At pinasa sa mga anak nating mature na nag-disciple ng maayos para sa magot ng mapayapa sa counseling. Huwag akusahan yung may problema, unawain. Kahit maingay, pagsalitain. At pagpagod na, saka ka magsalita. Lahat po sila nami-minister. Nagpapasalamat po sila. At yung napakarami pong nawin sa counseling, pinasa na natin sa mga chapter natin. Maraming tayong chapter na nabuksan, counseling lang. At marami sa kanila, wala pa mga pastor kasi kulang tayo na manggagawa. At ngayon, okay na kasi, nag-volunteer na kayo eh. Yung kakulangan, napunoan na. Eh, may mga chapter na siya, nag-i-LSN muna sila. Tira mga chapter na sila. At marami sa kanila, naturo ang magpatawad. Yung isa, yung asawa niya, babae, nanlalalaki, para sa kanya, galit na galit siya. Yung galit niya, patungo sa pagpatay ng asawa, pinayuhan ni nanay. May ebidensya ka ba? Wala naman. O eh, bakit mo sinasabi? Sabi ng kamag-anak ko, naku, pinayuhan ni nanay kung anong tama at nararapat. Mapakaganda nun. Kaya dapat ang mga bishop at ang mga pastor, ano kayo, mapayapa ka. Hindi ka basta nagre-react sa isang pangit na negative na bagay, especially report. Inuupuan mo yan, inaalam mo, kinukuha mo lahat ng facts and information saka ka nagpapasya mula sa salita ng Diyos. Talagang yung mind mo so sound. Prayerful ka, puno ka ng wisdom, kung paano sila imi-minister at higit sa lahat, puno ka ng pag-ibig sa Diyos at sa kanila. Or otherwise, kung hindi magkaganong, makikerry out mo yung feeling mo na mula sa kanila at makikisimpatiya ka kasi nga, ano sila? Dihado. Sila po yung biktima. Kaya ako, advice ko sa inyong lahat, mga anak, wag lang sa Central Church, sa lahat ng chapters. Pag meron sa inyong gumagambalang isang bagay na talagang nadidisturb kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa mga pastor at pastora natin, magpa-cancel, kay tatay, kay nanay. Napakahalaga niyan. Pinipilit niyong i-resolve yan, hindi naman nangyayari. Nag-pray na kayo, nag-apply na kayo nang dapat i-apply para sa inyo, hindi nag-workout. At lalo pang lumalala. And then, punta na kayo sa amin. Nandito dito kami. Napakahalaga po nun. Ako, ang layunin ko ngayon, gusto ko matutuhan to ng lahat, no? Ay yung may handa kayo sa pagbaba ng Lord. Kaya ako, ayoko na magturo rito ng mga parable eh. Ng mga metaphor, ng figure of speech. Talagang simpleng pagtuturong puso tayo sa puso. Yung maintindihan natin to. Yung dumating tayo sa proseso ng paglago ng buhay araw-araw. At same time, maligtas natin ang ating mga kapwa kasi kawawa mga tao. Uwi kami ng bahay ni nanay, siguro mag-aalas 12 na. Kasi may mga inaayos pa kami sa opisina, eh. Marami pa kinausap. Alam nyo kasi kahit tapos na gawain dito, marami pa kami inaayos. Kaya kahit na maaga tayo matapos, uwi namin yan, madaling araw. Di, pauwi na kami. Nasa kalagitnaan na kami ng EDSA, patungo ng aming tahanan. Eh di, naidli po ako doon sa likod. Kaya maya, naramdaman ko presence ng Lord, dumilat ako. Then, nagsalita ang Lord. Sabi niya, anak, sa ilalim ng sasakyang dinadaanan ng sinasakyan mo, maraming umiiyak sa impyerno. Natinag na naman po ako. Kahit na napakaganda ng ginagawa ko at puno kayo ng kagalakan, ng pangako ko'y ginaganap ko nang walang pasubali o walang pagkabalam. Huwag mong kalimutan, ang pagliligtas ng kaluluwa ang pinakamahalaga ngayon. At narinig ko na naman yung iyak nila sa ilalim ng lupa. Pinigit ko na lang yung mata ko kasi, alam niyo, sa totoo lang, to be honest, minsan hindi ko na kayang dibdibin yung iyak nila eh. Talaga, inaalis ko na sa isip ko. Dahil nakaranasan ko lang hindi nakatulog sa mahabang panahon, sa bigat na naramdaman ko naghihirap sila sa impyerno habang panahon. Walang wakas. Ang laging ini-echo sa akin ng Holy Spirit ay yung salitang walang wakas na paghihirap. At pinaplasback ng Lord sa akin yung marami kong kaibigang mga nangamatay. Even mga kamag-anak na hindi nakakilala sa Lord. 400 years ay nandiyan. Ang iba po ay sobra pa.
ng mga personalidad. Hindi umaalis. Kaya huwag mawala sa puso natin na meron pong hidden hell na samantalang marami po itago. Pero alam natin, araw at gabi, for thousands of years, ay umiiyak doon ng walang tigil. Hello. Kaya nga sa ganyan, ako yung nag-a-appeal, nagamitin natin ang Facebook natin, kahit yung pinupost nyo, hindi naman talaga pangit o masama. Kaya lang sinasabi kong, mas mahalaga ang kaligtasan. Pag tayong umalis, wala tayong brochure. Lahat ng paraan gawin natin. So lahat ng paraan ginagawa natin para abutin sila. Amen. Huwag nating kalimutan, masaya tayo rito, blessed tayo, pero sa ilalim ng tinatapakan nating mga paa, milyon-milyon ang umiiyak araw at gabi. Ang sigaw, kailan ako aalis dito? Eh, yung sigaw, kailan ako aalis dito? Di lalo ako magpapalaho ng iyak. No, kasi alam natin, hindi lang sila makakaalis doon. Kaya hanggang may panahon pa tayo, abutin natin sila. At para mapabilis ang pag-abot natin sa kanila at pagbibigay ng material things na yan sa gawain ng Diyos, nang voluntarily, mahalin natin ang Diyos, ang totoo. Siya ang unang utos. Because the more you love God, the more na mawawalan ka ng pag-ibig sa material things. Mawawalan ka ng pag-ibig sa karangalan, sa sariling kapakanan. Lahat ng patungkol sa sarili, mawawala sa puso mo. Hahatangin ka nito talaga. Sa totoong paglilingkod sa Diyos at pagliligtas ng kaluluwa. Kasi the more na minamahal natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iihip, the more and more we become like Jesus. And the more and more we become like Jesus, the more and more we will become a soul winner. Araw-araw talaga, hindi ka papayag na wala kang maabot. Ako, sinasabi ko yan sa mga kasama ko sa biyahe. Huwag kayong aalis saan man tayo pupuntang wala kayong dalang brochure. At huwag kayong lalabas ng bahay na wala kayong aabutan at kakausapin kahit isa saan man tayo makarating. Malungkot ang Diyos na nagsialis tayo ng bahay saan man tayo pumunta na wala man tayong inabot kahit isang kaluluwa. Amen. Ang alam ko, the more na tayo po'y prayerful, the more na tayo po'y soul winner. Ako, hindi na mahalaga kung makaating sila sa Jesus Child. Hindi kasi buong mundo yan eh. Hindi ko nga nakita yung mga nawin ko sa Facebook eh. Kung saan sila pupunta, mga bansang inalalagay nila, importante na agaw natin sila sa apoy ng impyerno. Ay kung dadali ng Lord sa atin, dali niya sa atin. Pero ang number one reason talaga natin, magligtas eh. Hindi yung dumami tayo. Kagaya ng reason ng maraming fellowship. Hello. Ako, naniniwala ako, pag yan lang yung heart ng pastor at bishop, lalago siya. Yung paglago niya, hindi maawat. Pag sinapuso lang natin yung unang at ikalawang utos, hindi mo maawat ang magpasok ng kaluluwa. Ang Lord mismo ang gagawa ng pagliligtas. Hindi naman tayo nagpaparami ng ani siya eh. Ang trabaho lang natin, magtanim siya. Yung nagpapaaraw, siya yung nagpapaulan, siya yung nagdidilig. Siya rin nagbibigay ng increase. Ang trabaho natin, magtanim lang. Hello. Ngayon mo rin kinakailangan rito maging scholar at maging chairman ng movement at coalition. Ang kailangan mo lang rito, magtanim. Hindi mo man nakitang namunga ngayon yung tinanim mong buto. Huwag kang malungkot kasi susunod na araw, mamumunga yan kasi nga may salitang process. Wala namang magsasaka na nagpunta ng bukid, nagtanim ngayon ng buto eh. At maya-maya may bunga na yun. Walang ganoon. Mag-aantay siya ng panahon ng pamumunga ng butong tinanim niya. That is process. Wala man siyang makita ang lumabas sa lupa na yan, hindi siya frustrated or discouraged kasi alam niya, isang araw aani siya kasi may tinanim siya. Dinigan mo ng patience yan. Dinigan mo ng prayer. Dinigan mo ng faith, ng praise the Lord. Mamumunga yan. Isa pang malaking concern ko ngayon ng mga pastor sa iba't ibang church at fellowship, una sa GCI Shield, dapat marunong tayong mag-alaga ng bagong ligtas. Marunong tayong magdala.
At kinakailangan kung sila ay gagawa sa Diyos voluntarily, hindi na puwersa kasi nagamitan mo ng authority. Maging sa larangan ng pagbibigay. Kailangan i-clarify ko sarili ko. Ako eh, nag-uutos akong turuan ng lahat na magbigay. Pero hindi ko sinasabing puwersahin para magbigay. Ipaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay. Ay kung ayaw niya magbigay, di magtyaga tayo magturo. Ang mumukas ang isip niya at sumunod siya. Huwag nating i-force. Ako, announce ako ng announce sa mga panindarian sa bookstore, sa book table. Pero hindi ko kayo pinupwersa. Isa-isa na kumuha tapos bayaran nyo. Kung ayaw nyo, tuloy lang ako sa announcement. Dahil kadalasan pagbago, baka matiso at hindi maunawaan yung ginagawa mo kahit maganda yung puso mo. Baka isipin nila, interesado ka sa pera at pinupwersa mo sila. Hayaan natin na mag-convict sa kanila ang Lord. Kaya magtatrabaho tayo, ipag-pray sila. Kaya ako, naniniwala ako yung sinabi ni Apostle Paul sa pastoral letter niya kay Timothy. Dalawa yan eh, first and second. Sinabi niya, dapat ang humahawak ng gawain, hindi nobis. Kasi madali siyang dayain ni Satanas, madali siyang maging proud, mag-pop up, at siya'y susceptible sa gawa ng Diablo. Kasi kulang sa karanasan, kulang sa kakayahan. Kahit may anointing ka, pag kulang ka sa kakayahan at karanasan, disaster yan. Hindi dapat bago, dapat nahubog. Na-test yung kanyang productivity, yung kanyang fruitfulness, yung kanyang obedience, na-develop siya, inaunawaan siya anong ministry. Then second, ang sinabi niya, dapat marunong mamahala ng tahanan. Hindi naman niya sinasabi na kung may problema sa pamilya, hindi ka na pwedeng magpastor. Kundi ang sinasabi niya, marunong mamahala ng tahanan ng pamilya kasi yung pagpapastor at pag-aalaga ng kawan ay kagaya ng pagpapalaki ng mga anak at ng pamilya. Kaya napakahalagang mahalin natin, Lord, ng husto. Para mamahal natin ang lahat kahit ayaw natin sa ginagawa nila. Pagka hindi mo mahal ang Lord ng husto, madadama mo sa kanila galit eh. Pero pag naging kagaya ka na, Lord, minahal mo siya ng gusto, madadama mo sa kanila ngayon, awa. Nalinis ang puso natin sa Diyos. After tayo sa kapakanan ng tao. At ito, na-discovery ko. Pag minahal mo ang Lord ng una sa lahat, mamahalin mo ang kapwa mo. At idadari ka ng Lord, palagi po ito. Pag alis mo sa presensya niya, dadaling ka niya sa maraming taong may problema. Tuturuan ka niya makisalumuha, dinggin, yung hinaing nila, yung sama ng loob, yung galit, yung puot, yung lahat po lang hindi mo gustong marinig, ipaparinig ng Lord sa iyo. Dahil doon lumalambot ang puso mo. At doon mo nakaintindihan kung ano yung pag-ibig, pagtitiis, pagdamay. At doon mo nakikita yung malaking pangangailangan ng isang katauhan ng solusyon ay si Kristo lang na suma sa iyo. Nakita niyo ang Lord, sabi ng mga tao, eh siya yung Messiah, bakit kasama mga sinners? Jesus loves sinners. He likes sinners. Kaya ako, ang friend ko sa Facebook, puro sinners. Totoo po yan, daming prostitute kong friend. May mga baro na sila ngayon. Madali kasi magpaka-pariseyo eh. Sabi nga ng Diablo sa akin, hindi mo level yan. Eh, hindi ko kailangan ng level-level. Ang kailangan ko, agawin sila sa impyerno at ipasok sa langit. Alam nyo, no? Pag inisip mo lagi, reputasyon, sarili mo, sino ka ba? May mga panahon dapat ating sabihin yan, pag pariseyo, kaharap mo. Pero pag mga makasalanan ang kaharap mo, kailangan ibaba mo yung level mo, kagaya ng Panginoon, para itaas sila sa level ng Diyos. Kasi kahit mga sinners yan, alam nila kung anong pride at humility. Ang unang-unang gusto nilang makita sa mga anak ng Diyos, sila ay madaling kausapin, palakaibigan, lagi nakangiti, maunawain, maggalang, matiisin, at walang sawang nagmamahal. Kaya wala pang nag-aayuno ang Living Life Jesus mandate na yan. Nilakaran na natin yan. At yung mga 40 days na yan ay maintenance ng mandate para si tatay hindi lumayo. Kahit anong daanan mo. At yun nga, ang pinapagpasalamat ko ng gusto sa buhay ng bawat isa na sumunod sa Diyos at nagmahal sa Kanya ng totoo. Pero huwag natin kalimutan ang una sa lahat
ay buhay na ginawa ng Diyos. Kinalugdan niya. At ang pag-ayon at pananalangin ay maintenance ng sinimula niya. Upang yung papasok na buong Pilipinas at ang di mabilang na churches sa buong mundo, pag pumasok ay hindi na lumabas. At kung meron mang umalis, alam nila na silang may problema. Ayaw nilang lakaran ng katotohanan kasi ayaw nila ng katotohanan. Pero sa mata ng Diyos, alam ng Diyos, ang ginagawa ko at ang takbo ng ministeryong ito ay tama. Gaano kahalaga ang pag-ibig sa Lord? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This is Old Testament. I don't know kung ilang libong taon ang pagitan nito sa New Testament sa Book of Mark. Even though pwede po ako magsabi ng understanding ko, pero secondary na lang po yun. Pwedeng accurate siya, pwedeng hindi accurate. So, to avoid discussion and theological argument, hindi ko na po siya tatalakay. Isang bagay ang alam ko. Gaano man po katagal ang pagitan nito at ang Book of Mark sa buhay ni Jesus sa New Testament, ang statement parehas. Ang demand ng Diyos parehas. Ang utos parehas. At isipin nating maigi yan kung bakit. Sapagat siya ang pinaka-importante. Pag ang isang bagay mahalaga sa Diyos at siya yung unang utos, kay ilang libong taon ang dumaan, yan pa rin ang demand ng Diyos. Ang unang utos ay unang utos at hindi mo pwedeng baguhin yan. Amen. Then, paano po niya pinakita yung malaking mithiin niyang mahalin natin siya? And these words which I command you today shall be in your heart. Isa puso daw natin. Huwag lamang nating pakinggan, isulat sa kwaderno, isa puso. Maganda kasi pag isinapusong, ibig sabihin, patungo tayo nun sa application. Kasi hindi mo pwedeng i-apply ang isang bagay na napakinggan mo malibang isa puso mo. Kaya nga lagi nating panuntunan dito, tatlong bagay eh. Amen? Pakinggan mo, isipin mo, isa puso mo, ipamuhay mo. Amen? Kaya pag nasa puso mo yan, dadaling ka niyan sa application. Hindi mo mamahalin ang Lord pag malibang mailagay sa puso mo yan eh. Pag sa isip lang, madaling makalimutan yan. Pero pag nasa puso yan, hindi mananakaw ng diablo yan. Hindi matatabunan ng anumang pangyayari sa buhay yan. At sigurado, anuman ang hinaharap mo, dadaling ka niyan sa pagsunod. Then, ano pa po yung susunod? Pagkatapos daw pong isa puso, 7, you shall teach them diligently to your children. Yan. Ituro daw natin sa ating mga anak. At wag lang natin ituro sa ating mga anak, ituro natin ang matyaga at walang tigil, diligently. May pagtitiis, may pagtsatsaga. Lalo na kung yung kanilang ginagawa ay palayo sa kalooban ng Diyos at yung kanilang pag-ibig sa Diyos ay nababawasan at nawawala. Niririmay natin sila. Amen. Nung yung aming mga anak sa kanilang murang gulang, kahit papano eh, gustong yung pag-ibig ay mabawasan sa Lord. Ako personally ay laging nandiyan dyan. Palagi po ako nagbabantay at kinakausap sila mga anak. Ang tungkulin natin, mahalin siya ng gusto. Pinapaunawa ko sa anilang wala tayo rito, malibang nawa ang Diyos sa atin. At yung tinatamasaan yung lahat ay bunga ng awa niya. Hindi dahil si Papa ay si Papa at may kakayahan ako wala. Pinapaliwanag ko sa mga anak kong ito yung buhay ko nung binata ako, ito yung tinalunan ng kong tulay. Nagtitinda akong dyaryo riyan sa tigas ng ulo ko na kahit hindi ko kailangan gawin, ginagawa ko dahil sa salitang barkad at kayabangan sa buhay. So, ito na kayo ngayon. Ano yung gaganti natin sa kundi pag-ibig? Yung mga anak ko convicted, naaagaw ko sa maling gawa. At kung sila man ay lumilis, hindi tumatagal, hindi lumalala. Paikot-ikot lang ron.
merong restrainer. At pag pinagpala kami ng Lord, lagi po yan, tinitipon ko sila. Mula sa aming mga anak, mga manugang, pababa sa mga apo. Lagi kong ginagawa yan. Magmi-meeting kami, ang meeting, mahalin ng Lord. O anong gaganti natin mga bata sa kabutihan ng Lord? Ayan, binigay niya kayo ng pera, nakakasama kayo sa mga biyahe. Eh ngayon, ito Lord, nagpo-provide. Ito na yung kalagayan nyo. So, iniisa-isa ko yung mga benefit na tinatanggap nila sa Lord. Ano yung gusto nyong iganti sa Lord? At pag medyo hindi eksakto yung sagot, alinsulod sa gusto naming mangyari, ako na nagsasabing, dapat lalo natin siyang mahalin. Lalo tayong magpakatapat sa Kanya. Lalo tayong maglingkod. Huwag na nating payagan ang diwa nating lumayo pa sa tungkuling ito dahil siya ang lahat ng nagbigay sa atin ng biyaya, higit sa lahat yung kaligtasan natin. Kaya ipiks nyo na yung may ninyo na ibigay siya ng totoo. At hindi tayo nandito dahil after tayo sa pera. Kaya lang binilis niya tayo eh, ng gusto. Mula sa wala. Ano pang gagawin natin ngayon? Di ba karapat dapat lalo natin siyang mahalin? Yun pong ibig sabihin, teach them diligently. Sa panahon ng pagsubok ng buhay, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kagalakan at pagluha, teach them diligently. Sa panahon na sila po'y bata pa, naging binata at dalaga, nagkaasawa, nagkaanak, teach them diligently. Upang nang sa ganon, yung pag-ibig nila sa Lord, huwag mawala. At yun ang tiyak na kaligtasan ng lahat. Pag nag-rapture mamaya, sila kasama nating lahat ay sasalubong sa Panginoon. And not only we teach them diligently concerning the truth I have told you today, this is addition, and shall talk of them when you are in your house. Ayan. Ayan, sinasabi ko, sa bahay kami, pinapatawag ko sila. Wala kaming kausap. Yung mga full-time, nasa labas yan, sarado po yung pinto para sa kanila, kami lang nag-uusap. Patungkol sa usaping ito. In your house. Kaya dapat ito yung palaging usapan sa bahay, pag-ibig sa Lord. Teka, lahat po yung maapoy sa Lord, pag ito yung laging usapan eh. When you walk by the way, ay naglalakad. When you lie down sa ating pagtulog, when you rise up sa ating pagising. Amen. You shall bind them as a sign on your hand. Eh, punta kang Israel, di ba may mga kapsila rito. Nakalagay ito, you shall love the Lord your God. Si John, marami nun eh. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Okay, sa pinto. Sa pinto ng bahay, sa gate. Ay, grabe po. Ano pong ibig sabihin nito? Yung buong-buong buhay natin dito paikutin. Anong ibig sabihin nito? Yung buong-buong tahanan natin dapat gamitin para ipaalala sa atin ng una nating tungkulin sa lahat ay ibigin ng Diyos nating Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya, nung sinabi na Lord sa akin yung kinabukasan, doon sa lobby ng hotel, nag-taping ako. Sabi ko sa mga friends ko at sa mga pinos sa Facebook, mga account ko at ng ministry, eh, may dalawang puso riyan sa mga account nyo. Eh, kako, yung isang puso dyan, kanino yun? Kawawa naman si Jesus. Kasi yung isa, ikaw. Yung isa, si brother. Yung isa, si sister. Kaya nagmamahalan. Yung isa, sa magulang mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa biyanan mo. Ikaw, kawawa naman si sino yung nagmamahal kay Jesus. Kung sino-sino sinasabi yung I love you, wala ba sa inyo magsasabing I love you, Lord? Wala ba? Hello. Alam nyo, pag hindi po tayo naging aware, maniwala po kayo sa akin, ang success, ang prosperity, kahit galing sa Diyos, is very dangerous. Majority, kung bakit marami po yung nawala ang pag-ibig sa Lord, hindi kahirapan. Yun po yung nasa mundo, ha. I'm talking about the church. Ang reason po, kasikatan, kasaganaan, tagumpay sa buhay. Yung mind po napapunta sa tinamong tagumpay na wala doon sa nagbigay ng tagumpay. At pag nakikita ng Lord na ibinigay niya sa atin,
Now, watch me now. Listen to this. Nakikita na na ibinigay niya sa atin ay magiging daan na upang yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi man totally mawala, ay mabawasan. At yung ating first love sa Kanya ay mawala. Hihingin po niya yun. At pag hindi po natin binigay ng voluntarily yan, tatanggalin niya sa atin yan. Kaya yung si Abraham, yung una niyang surrender na iniwan niya ang kanyang sinilangang bayan, ang Haran, hindi pa mabigat sa akin yun. Para sa akin, basic lang yun. Yung sumulod na surrender niya, yun na po ang mabigat. Silot, hindi pa gaano yun. Pamangkin lang yun eh. Hindi naman pinapasama ng Diyos yun eh. Kaya lang, siguro may revelation si Lot na itong taong ito ay binilis ng Diyos, may anointing to prosperity, sumama siya. Nasama sa kanya yung biyaya. Hindi pa mabigat sa akin yun. Yung dalawa ang pinakamabigat. Ang una niyang anak ay si Ismael. Anak niya sa Egyptian, ang pangalan ay Hagar. Siyempre, matagal na walang anak si Abraham, ito ngayon magiging tatay ka, talagang siya yung tatay noon, kahit hindi pa yun sa tunay niyang asawa, pero yung anak, siya ang tunay na ama. Yung nanay ni Ismael, hindi niya tunay na asawa, ang tunay niyang asawa si Sarah, pero si Ismael na anak ni Hagar, tunay niyang anak. Siya yung tatay. Kaya makikita ninyo na yung pag-ibig ni Abraham, mabigat. Dahil nalungkot siya nung pinapatalis na ito ni Sarah. Almost hindi niya magawa na paalisin si Ismael. Si Hagar, okay. Si Ismael, hindi. Kaya nung magsalita, Lord, payagan mo na. Bibigyan kita ng sarili mo. Yung ipinangako ko. Dahil nag-uumugat na sa puso ni Abraham eh. Yung pag-ibig sa kanya. Na hindi masama. Kaya lang patungo na sa pag-una sa kanya. Hindi sa Diyos na nagbigay sa kanya ng anak. Eh kahit naman sinabi ni Sarah, sipingan mo si Hagar, kung hindi naman nagbigay ang Lord ng anak, eh hindi naman magkakaanak yan eh. Ang dami kong kilari ang mag-asawa, taga na nagsasama, walang anak. Naiintindihan niyo po yun. At yun namang ayaw magkaanak, nagkaanak. Marami pa. Ibig sabihin, nasa kamay siya ng Diyos lahat. At ang pinakamabigat sa lahat, si Isaac. Pero mag-aanak kay Abraham ang sumunod kasi naiintindihan niya ang sinasabi ko. Kaya i-prove niya ang Diyos, ang mahal niya ng higit sa lahat. Kaya kahit sinabi Lord na patayin niya si Isaac, siya papapatay. Walang tanong-tanong. Para i-prove lamang sa Diyos ang pag-ibig niya. Kaya pag nakita na Lord na mamahalin natin ito at mawawala ang pag-ibig natin sa Kanya, hihingiin niya yan. At pag ayaw nating ibigay, aalisin niya yan. Ito naman po ang kagandahan. Pag nagpa siya kang ibigay, ibabalik niya yan at susobrahan niya pa. Hindi lang naman sa pera yan, sa lahat ng bagay. Tanya yung mga nagdamot sa Lord, pagkatapos magpapagpala, nagdamot na ng peris fruit, sumagana na, ayaw na mag-tight, mag-offering, ayaw na mag-pledge. Nawala yung mga negosyo. Na-bankrupt. Gumulo. Ayun yung outcome nun. Pero yung nanatiling tapat, hindi nawalan. Nagdagdag pa ang Lord ng marami. Yung propesya, kahit anong gawin ng Diablo, fulfill. Hindi maawat. Amen. John 14, please. Kayo po lahat na nagpunta rito may karamdaman, i-claim niyo na po ang kagalingan niyo habang ako po'y nagsasalita. Ang sabi ko, habang ako po'y nagsasalita, pinapagaling kayo ni Jesus. Kaya mamaya-maya po'y magpapasalamat na lang kayo. Kung kayo po'y pilay, kayo po'y lalaki, kung kayo'y bulag, kayo po'y makakakita, kung kayo po'y bingi, kayo po'y didinig. May bukol po kayo sa dibdib, sa sikmura, sa bituka, sa bato, lahat po siya ay natutunaw habang ako po'y nagsasalita. Tinutunaw ni Jesus lahat. John 14:21, Jesus said, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me." Underline that word, "It is he
who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. 23. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, underline that again, he will keep my word, and my Father will love him, underline that too, and we will come to him, underline that too, and make our home or dwelling place with him. For me, and this is right, at sana marinig ako ng church sa buong mundo at gawin ang Lord na iparinig to sa lahat. This is the best gift na dapat nating maranasan. At pinakamahalagang regalong dapat nating hingiin sa Diyos, desire. Na kanya pong igagawad bilang reward o blessing, gantimpala sa ating pag-ibig sa kanya. And for me, wala po itong kapalit. Hindi siya pwedeng alternative. Sino po yun? Ano po yun? Ang Diyos mismo. Ang sabi ni Jesus, pag ako'y minahal ninyo, iahayag ko sarili ko sa inyo. At mananahan ako sa inyo. For me, this is the greatest. Hindi ko ito ipagpapalit sa anumang pong trilyong kayamanan, kasuotan, sasakyan, pagkain, at pribileyo makapaglibot sa buong mundo. Hindi bilang turista, kundi bilang end-time witness that Jesus Christ is the Messiah, the only Savior of the world, and to witness to the church that the Lord is coming any moment and it's time for her, it's time for them to live His life and do His works. Ang Diyos mismo. Sabi niya, pag ako'y minahal ninyo, ipapahayag ko ang sarili ko sa inyo. Ngayon ang pinakadabis dito. Yung mahayag ang Diyos sa iyo ng paulit-ulit. At yan ang nangyayari kay tatay magmula ng maligtas ako dumating sa akin ang mandate, ang revelation. Wala akong naalala na minahal ko ang Lord ng totoo na hindi siya nag-reveal ng sarili sa akin. Wala akong naalala na minahal ko ang Lord ng totoo araw-araw mula noon hanggang ngayon na hindi po siya naghayag ng sarili sa akin. Yun po palaging ang outcome. Kasi yun ang sabi niya eh. At alam niya na mga nagpo-40 days, yung mga nagpo-21 days, nagpo-15 days, na malalim po ang communion sa Lord. Malalim po yung intimacy. Yun po ang reward. The Lord reveal Himself to everyone. At ang maganda kasi rito, ito eh. Pag na-reveal na ang Diyos sa atin, ang Panginoong Isus, tsak marireveal siya sa iba. Kaya, yun talagang first and second commandment, pag pinulpil mo yung first, automatic yung second, magaganap. Bigyan ko po kayong halimbawa para maunawaan niyo ko. So, napakalalim po ng communion ko nung bumahay po ko ilang taon sa Hong Kong. Sobra. Alam ko, fasting pa nga ako noon eh. So may dumalupurong isang taga-Africa. Pastor po siya, malaking lalaki. So, umupo po siya sa harap. E syempre, grabing communion ko sa Lord. Yung pag-reveal na Lord sa akin ng kanyang sarili, mas greater ng mga nakalipas. Kasi hindi siya mag-reveal ng kanyang sarili ng kagailan ng nakalipas eh. Remember, He's not the God of the past, He's the God of now. Even though hindi siya nagbabago, pero yung manifestation ng sarili niya at yung tagal ng bisitasyon, yun ang nagbabago. Siya hindi. So, maliwanag po yun. So, sobra pong kapal ng glory ng Diyos. So, tayo po'y nagpatayo at bumaba glory ng Diyos at siya po'y nilapitan ko at siya po'y hinawakan ko. Sa sobra pong lakas po ng glory ng Diyos, pati po yung sumalo sa kanya, islain po lahat. Islain po lahat. Ang laki pong lalaki nun. Ang naging concern ko pa nga, yung sumalo kasi nadaganan po niya eh. Ang laking lalaki, siguro mga 6'3 or 6'4, tas malaki. Eh, hindi po makabangon yung pastor. At nung, matagal po siya ron, hindi ko po alam kung 30 minutes o 1 hour, basta matagal po talaga.
Hindi po makabangon. Tatlo na po yung nagtatayo sa kanya, hindi po siya makabangon sa kapal ng glory ng Diyos. So pagkatapos po ng mahabang oras na yan, kahit papano, tinatayo po siya, pero parang groging, lasing na lasing. Yung po yung Ephesians 5.18 eh, yung nakakita kang lasing, groge, talagang gumagalong-galong siya. O di, nilapitan ko na naman, bumuwal na naman po siya. Matagal na naman po siya ro, hindi po makabangon. At kung siya po yung makabangon, talagang hindi niya po alam kung ano pong nangyari. At bandang huli, niyakap na lang po niya ako. Amen. Sa kalasingan sa Lord. Now, na-reveal ang Lord sa akin, na-reveal sa kanya, tsaka sa lahat. Even though lahat po'y dumanas ng glory, lahat po'y humiga. Pero ang kinukuha ko po, yung portion niya lang. Ito po kasi ang maganda rito eh. Nung ma-reveal ang Lord sa akin, kasi minahal ko siya ng gusto, bumaba sa kanya, nung siya po'y umalis ng gawain, siya po'y sumakay po ng train. Meron po siyang nakatabi purong may bukol sa lalamunan goiter. Yung na-reveal sa akin, na-reveal purong, pinag-pray niya po doon sa loob ng train, yung bukol lumubog. Eh, napagod sa kaka-islay, napagod. Kumain po ng chicken house. Mubo po sa isang chicken house, ang order ng pagkain, groggy pa rin po siya. Kinakwento po niya sa akin, groggy pa rin po siya. Sa glory. Sabi niya, this is the first time I experienced this in my entire life. Sabi niya, laki ko sa mga man of God, they coming go to Africa, binanggit niya yung pangalan nila Smith, nila John Lake. So nakita ko talagang meron siyang malaking mithiin. But this is so incredible. Sabi niya, I don't know you personally, but I perceive in my spirit, you are a man of God. So I'm not mistaken. What I understand is all true. Nakwento niya po. Mayroon po siya sa chicken house. May umupo na naman po mga Pilipina. Na-shaking po doon sa upuan sa chicken house. Sa kapal po ng glory. At meron pa rin pong sakit yung Pilipina. Pinag-pray niya, gumaling pa rin, haligtas. So, ano po ibig kong sabihin? Pag minahal mo ang Lord, pinulpil mo ang first commandment, yung second commandment, automatic po mangyayari. Automatic. Kahit saka pumunta, marireveal ang Lord sa kanila. Amen. At hindi pa po tapos yan. Sabi ni Jesus, hindi ko lang irireveal ang sarili ko sa inyo. Mamahalin kayo ng Ama. God. Kita niyo pong blessing yan. Ang Lord mismo maghahayag ng sarili sa iyo. At dahil minahal mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-ibig, yung pag-ibig niya mararanasan mo. Hindi po pag-ibig lang ni Jesus ang nararanasan ko. Hindi lang pag-ibig at fellowship ng Holy Spirit, pag-ibig ng God the Father. Alam ko pag ang God the Father ang nag-express ng love, alam ko. Dahil tatay ako, may mga anak ako. Sa laman at sa spiritual. Alam ko. Ang dating noon sa akin, anak, at ang Ama, ang Father God, nag-express ng love sa akin. Sinasabi niya kung gaano niya ako kamahal, gaano kahalaga ang buhay ko, bakit niya ako inibig, bakit niya ako pinagkatiwalaan. Sinasabi niya lahat. At minamahal niya ako ng gusto. Grabing luha. Alam ko rin, pag si Gisa nag-express ng love sa akin, alam ko rin. Kasi nga Diyos, binubuo ng tatlong persona yan, pero sila isang Diyos. Alam ko rin kung ang Lord yan. Sinasabi niya, sa pamagitan expression ng love na yan, bababa na siya. Yung puso niya, yung pag-ibig sa church, yung trabaho ko, yung tungkulin ko, yung pag-iingat ko ng sarili ko. At alam ko rin kung God the Holy Spirit ang nag-express ng love. Leadership naman ang issue nun. At alam ko rin kung ang natawa ay siya. As I do the will of the Father for the honor of Christ. Kasi nakagalaw siya. Lahat ng pag-ibig na yan ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ay expressible para sa ating lahat. Kaya napakagandang maunawaan niyo ang nararanasan nating pag-ibig ay hindi lang pag-ibig ni Jesus. The Father Himself will love us. At yun ang sabi niya. Hello. Kasi
Ang God the Father ay hindi si Jesus. At si Jesus hindi ang God the Father. Ang God the Father ay isang persona. Si Jesus ay isang persona. Ang God the Holy Spirit ay hindi si Jesus. At si Jesus ay hindi God the Holy Spirit. Ang God the Holy Spirit ay isang persona. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, pero sila ay isang Diyos. At lahat ng yan, kasi persona ay mag-i-express ng feeling. Because God is love, all of them express their feeling and both of them express their love to all of us, one by one. Kaya ito yung beauty nito, pag minamahal natin ang Diyos, yung communion natin sa Kanya, yung pag-ibig ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nararanasan natin. Amen. Hindi nyo kailangan mag-demand na God the Holy Spirit, I want you to love me, O Lord Jesus, God the Father. Sila ang nagpapasya. I mean, hindi masama mag-desire ka, pero pag naunawaan mong siya magpapasya, biglang dadating yung uri ng love na yun. Depende yan doon sa gusto niyang ipaabot sa iyo at ipadama. Naman nakalipas na mga buwan, ang love na naramdaman ko ng gusto ay majority sa God the Father. Kaya nga, marami akong binago sa prayer life ko. Dati ko nang kinukod yung salitang Ama. Pero kadalasan sinasabi ko ang iyong lingkod. Pinapalitan ko siya, even though hindi masama at kung nakukot ko, hindi rin mali. Pero personally, Ama, ito ang iyong anak. Kasi ang turing po niya sa akin, sa ating lahat, ay hindi lingkod, kundi anak. Children. Kaya so intimate yan. Too personal. Kaya sinasabi lang natin sa pulpito, let us welcome the man of God, God's end time prophet and apostle. But when it comes to personal dealing with God, personal relationship, ang term, anak. Hindi niya ako tinawag kahit minsang lingkod ko o servant, my son. At yan din ang itatawag niya sa inyo. Kung babae ka, my daughter. Kaya hindi ako against sa sinasabi ng mga man of God ngayon, and I respect that. Maybe revelation nila yon. Tawag nila ay friends of God. At harapin pa silang term na ginagamit. But for me, dapat akong tawagin ng church ngayon pagdating sa pag-ibig kay Jesus ay isa lang. The Bride of Christ. Alam, pangakasalan ni Jesus ay hindi niya kaibigan. Bride. Hello. Bride. Kaya lahat ng term na ginagamit ng church ay may panahon. Pagdating doon sa gyera, you can be called an army of God. Warrior. Pero pagdating sa kasalan, isa lang ang pwedeng itawag sa ating lahat, the bride. At yan ang mahalaga ngayon. Because He is coming. Kaya kung hindi man kayo makakapunta rito sa series ng Holy Spirit, mag-Facebook kayo, kumuha kayo ng kopya nyo. Para maunawaan nyo yung malalim ka pang ituturo sa susunod na mga panahon. But for now, malinaw ang truth. The Lord will reveal Himself to us, the Father will love us. At ito pa po yung pinakamabigat. At ang sabi ng Lord, at kami ay titira sa iyo. The fullness of God. Kami ay titira sa iyo. Amen. Sabi niya, we will dwell with you. We will make our abode or home in you. We, plural. Him, the Father, the Holy Spirit. Kaya mga anak, church, love the Lord. Ito lang ang way para i-prove natin sa bansang ito, buong mundong buhay ang Diyos. Mahalin mo siya. Maghayag siya ng sarili niya sa iyo. Araw-araw kahit walang gawain, happy ang life mo, bless. Dahil buhay na buhay ang Diyos sa iyo. Yung pinag-uusapan nilang patay at di nilang ilala at nila nararamdaman, araw-araw kahit nasaan ka, buhay na buhay sa iyo. At hindi ka mag-istruggle na maging kagaya ng Lord. Dahil pag dinalaw ka niya at binisita ka niya at naghayag siya ng sarili niya sa iyo, tsak, mababago ka. From glory to glory, you will be transformed in His image and His likeness.
Amen. Ayong lahat ay tumayo. We are the revealer of God's glory. Oh, salamat po, kami po ay kinausap mo, tinuruan. Binigyan po ng pagkaunawa sa kasimplihan ng kapahayagan. Mas lalo pong kapanapanabik ang aming susunod na mga araw. Kamangha-mangha. Sabi mo nga sa iyong anak, Son, build me a true church. Teach them to love me, to serve me, to worship me, and to obey me. Teach them to be like me and present. Lord, we are in the process of presentation. The teaching was done. The changed life you perform. Now the presentation must come. Or you are coming any moment. And present them perfect to me in my any moment coming. Lalaki at babae ng Diyos, ang lahat na nag 40 days kay tatay, I tell you, my children whom I dearly love. Alakayang kagaya. I am so proud of you, all of you. Alapit ang bumihay si tatay sa mga churches. What you see, what you dream, what God has told you will see it. You will be there. I promise you will be there. You will see your reward. You will have it. And you will thank God for His great faithfulness. Ama, habang nakataas pong aming kamay, pero ang aming puso ay nagmamahal sa iyo. At paano natin pinakikita ang pag-ibig sa Kanya? Dalawang bagay, pagsamba. Worship is desiring God wholeheartedly. Worship. That is an expression of our love to God. Kaya dapat worshiper po. Tayo si tatay, worshiper. And second, paano natin in-express ang pag-ibig sa Lord? Obedience. Jesus said in John 14:15, kung ako'y mahal niyo, susundin niyo ang mga utos ko. Ito ang mga means and ways para ipakita ang pag-ibig sa Kanya. And no one is greater than doing the first commandment. And that first commandment will bring us to the second, Charles Groth. Lord, I ask, let the sweetness of your presence be upon us. I just came to love you, Lord. Wala pong sayang pag tayo nasa presensya ng Diyos. Tama ang sabi ng ating anak. Pagka ikaw ay matagal sa presensya niya, gusto ng ating katawang mainip. Pero ang tinuturo ng Ama, pag tayo tumatagal sa presensya niya, ay develop ang karakter niya sa atin. And the fruit of the Spirit is patience. At pag tayo po'y nag-operate sa love, patience will follow. At ang pananabik sa Lord ay hindi magiging pagkainip. Ang pag-ibig sa Kanya ay hindi pagkainip. Pananabik. Nabali, walang 40 araw. Nagawa ko siya taon, araw at gabi. Pero hindi ako nainip. Nasabik ako sa Lord. Dumadating tayo sa punto ng buhay natin, totoong sinabi ng ating anak. Isa na yung makakita ng tao. I am there for many, many years. Dahil pag si Jesus ang nakita mo, ayaw mo na siyang mawalay sa paningin mo. At napilitan lang ako lumabas noon. Sa Ermengarde siya kami nakatira. Dahil kailangan magligtas ng kaluluwa. Pero
na-discover ko yung panong ibinigay ko sa pagliligtas ay kukunti pero maraming naligtas. At ang mahabang panahon ay inubos ko para mahalin ng Panginoon. Will you love the Lord today? You were created to love God. Oh, He is your first love, your last and forever love. Huwag niyong kakalimutan, mga anak, mga iniibig Church of God, isa lang ang kondisyon para magkaroon ng kasalan. Hindi pera, hindi pinag-aralan, hindi mana, hindi pressure, hindi physical na pangangailangan. Isa lang ang reason kung bakit may pagmamahalan, may kasalan. Love. 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 Hindi natin pinakakasalan si Jesus kasi mayaman siya at tayo secure sa pangangailangan natin here and there. No. Because we love Him, He is worthy. Matigit siya lahat, hindi niya tayo pinakasalan kasi matalino tayo. Edukado tayo, kilala tayong tao, kagalang-galang tayo. We are all sinners, we're sinners. Then, why He will marry us? He loves us so much. Yun ang reason bakit niya tayo niligtas. Mahal niya tayo. Because He is love. Ay, mong sabihin, ako bakla, tomboy, nangangalan niya, nagkikiapid, pusir, adik, nakapatay ng tao, kriminal, matigas ang ulo, suwail, pakakasalan ni Jesus, yes. Hindi niya pinakasalan kasi mabuti kang tao. Makasalanan ka, pero mahal ka niya. Yun lang ang katangian mo kung ba't kanya pakakasalan, tililigtas kasi makasalanan ka. Para maunawaan mong mahal ka niya. Kaya wala kang dapat ipagmalakit, wala kang dapat ikahiya, at wala kang dapat ipangamba. And I was made to love you. And I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you, for I always love you, and I will always worship at your feet, and to obey you, Lord. I was made for you. Hindi po masama magmahal tayo, mga kababayan, mga kaibigan, kamanggagawa. Pero, nakakalungkot. Ang dami nating post sa mga Facebook account natin, pag-ibig sa mga tao, kung sino-sino pa. Pero sino nagmamahal kay Jesus? Sinabi mo ba kay Jesus yan? Pinaabot mo ba kay Jesus siya yung una mong mahal sa lahat? Iniibig mo siya? Sinabi mo ba sa kanyang, Lord, I want to kiss you, I want to hug you. Sinasabi mo yan sa tao, sa mahal mo sa buhay, hindi ko sinabing masama. Pero sinabi mo ba kay Jesus yan? Gusto mong kasama ang mga mahal mo, pero si Jesus ba gusto mong makasama? Binigyan mo ba siya ng panahon? Naglingkod ka sa mga kamag-anak mo, sa kapwa mo, sa mga politiko. Kay Jesus ba naglingkod ka? Handa kang ibigay at gawin ng lahat para sa kanila? O paano si Jesus? Anong ginawa mo sa kanila? Oh, iniibig si Kristo ang namatay para sa iyo. Siya ang nabuhay na magulit, nagbayad ng napakarami mong kasalanan natin at ang buong sanlibutan. Wala ka bang balak gumanti ng pag-ibig? Yan lamang ang magagawa mo sa kanya.
Sa iba mo ba ibibigay? Sa iba mo ba ipapadama? Nagtatanong ang Lord, ang sabi niya sa akin sa Hong Kong sa hotel, anak, sino nagmamahal sa akin? Marami silang minamahal, pero sino nagmamahal sa akin? Isa ka ba roon? O isa ka sa mga kagaya ng marami sa bansang ito buong mundo na ibang minamahal? Bale, wala pong Valentine Day kung una sa lahat ay hindi natin minahal ang Diyos. Ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Bale, wala ang sermon mo, Pastor, patungkol sa Valentine Day. Yung message mo yan, Bishop, kahit hindi ka full-time at professional ka, mamahaba pa yung panahon mo sa trabaho at profession mo kaysa tungkulin mo bilang bishop. Pero bishop ka, pero hindi ka full-time. Pag hindi mo sila tinuruang mahalin ng Diyos ng una sa lahat at higit sa lahat. Bale, wala mga greeting na yan. Yung mga sign ng mga puso na yan sa Facebook, sa mga page na yan, bale, wala lang. Ginagawa ng mga magulang ang lahat para sa mga anak. Paano kay si Jesus? Ginagawa mo na ba siya ng dakilang bagay at handa ka bang gawin ng lahat para sa kanya? Ginagawa ng masinuring mga anak ang lahat para sa kanilang mga magulang. Napakagandang puso. Pero ang tanong ko, anong ginawa mo kay Jesus? Ano? Nagawa mo na ba siya ng higit mong gawin, ng gusto mong gawin, ng higit sa gusto mong gawin sa mga magulang mo? Nakakatawa ang puso mo, brother. Gagawin mo ang lahat para sa asawa mong babae para lumigaya siya. Pero ang tanong ko, anong ginawa mo kay Jesus para lumigaya siya? Ang sabi mo, sister, nakakatawa ang puso mo. Gagawin mo ang lahat para lumigaya ang husband mo. Pero anong ginawa mo kay Jesus para lumigaya siya? Sabi natin, willing tayong ibigay ang lahat para sa pinamahal natin. Anong binigay mo kay Jesus? Salamat sa pagigiting natin mga pulis at mga sundalo. Pagpalaing ngayon ng Diyos. Nakila ang ginagawa niyo. Nagbubuwis ng buhay para sa bahay, pero anong ginawa mo kay Jesus? Anong ginawa mo sa Diyos na nagbigay sa atin ng Pilipinas? Na nagbigay ng buhay sa kakayahan sa iyo? Magpapakamatay tayo bilang security escort ng mga politician kay Kristo. Basta ka ba magpapakamatay? Tayo mga polis, kahit anong mangyari, susunod tayo sa order ng superior natin. Napakaganda ng puso nyo. Pero ang tanong namin ni Jesus, yung mga order pa ni Jesus, sinusunod mo? Tayo mga cabinet secretaries, gusto natin sundin ang order ng Pangulo. Salamat, marunong kayong sumunod sa namumuno. Pero ang tanong namin ng Panginoon, yung order ba ni Jesus, sinusunod nyo? Yung utos ba ng Diyos, ginagawa nyo? Ang sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Ako po'y nagtatanong, tanggalan nyo ako ng kabigatan. Ang sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Ako po'y nagtatanong, Pilipinas. Church of God, buong mundo, 7.5 billion na ang tao sa mundo. Tanggalan niyo ako ng kabigatan, dapat may report ako sa Panginoong nag-uutos sa akin. Ikaw ba'y nagmamahal sa Kanya? Sino nagmamahal sa Kanya? Nagtatanong siya. Sabi mo, brother, nung nililigawan mo si sister, ako ang tamang lalaki para sa iyo. Ibibigay ko at gagawin ang lahat para sa iyo. Sinabi mo ba kay Jesus yan? Sinabi mo ba kay Jesus yan?
Yung sabi mo, sister, pag ako niligawan ni brother, sigurihin kong niligaya siya, gagawin ko tungkulin ko bilang asawa. Magsasakripisyo ko para magtagumpay siya. Sinabi mo ba, sister, kay Jesus yan? Sa totoo lang, hindi ako nakatulog sa Hong Kong. Sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Maraming minamahal ang mga tao, mga anak ko. Sino nagmamahal sa akin? Kung bababa na ang Panginoon, ang kukunin niya ay nagmamahal sa kanya. Ano halaga ng paglilingkod kung walang pag-ibig? Kaya marami hindi naglilingkod kasi hindi nilang mahal ng Lord. Marami nagdadamot, nagsasamantala, walang commitment kasi hindi mahal ng Lord. Bakit magtataka si Santiago, si Pedro, si Judas, si Juan, kung ibigay ni Maria Magdalena ang kanyang alabaster box, ang kanyang kayamanan, punasan ng buhok niya, ang panang Panginoon, pagkatapos niyan lang isan at luhaan, at payag siyang mawala ang kanyang dignidad bilang babae sa harap ng mga pariseyo, ay mahal niya ang Panginoon. Ano problema at di siya maunawaan ni Martha? Hindi tamad si Maria. Pero mahalaga sa kanya ay ang Panginoon. Ang sasabihin ng Panginoon, hindi ang paglilingkod sa Panginoon. Ah. Ama, ako na po ang sasagot. Mahal ka ng Jesus, is our shield. Mahal ka po namin. Hindi ako sasagot para sa mga kapatid na sa ibang fellowship. Sila ang sumagot sa iyo. Pero sa ministeryong ito, Ama, alam ko, mahal ka ng Jesus, is our shield. Kaya kami nag-aayun, oh. Kaya kami nananalangin. Kaya kami may season of prayer and fasting. Kaya kami nagsasakripisyo. Kaya kahit galing kami ng Mindanao, ng Cagayan Valley, ng Visayas, ng Luzon, pupunta kami ng Manila, pabalik-balik sa bus, puyat pagod, pero masaya kami. Kaya kami humahayo kahit may ulan, may init, gutom, fasting. Kasi mahal ka namin. Hindi ako sasagot para sa churches, sa mga kapatid, sa iba't ibang fellowship, sila ang sumagot sa iyo. Para po sa buong Jesus Shield, Father God, mahal ka namin. Gagawin namin ang lahat alang-alang sa iyo. Ibibigay namin ang lahat alang-alang sa iyo. At di namin sasayangin ang pag-ibig mo at pagtitiwala mo. At higit sa lahat, Ama Panginoong Jesus, sa harap ng God, the Holy Spirit, hindi ka namin ipagpapalit sa kanino man. Yes, Lord, we love you more than anything. More than life itself, more than worldly wealth. We love you, Lord, more than anything. Ah. Ah. At kung kami tatanungin mo ng tatlong ulit o maraming ulit kagaya ng ginawa mo kay Pedro, sasagot kami ng maliwanag, yes, Lord, we love you. At pag sinabi mo, more than this, yes, Lord, we love you. At pag sinabi mo kagaya ni Peter, mamamartir kayo. Si Peter pinako ng patiwarik at sabi ko, come follow me if you love me. Yes, Lord, we love you. We will not back out. We will not backward. But we will move forward. Ah. Ah. Jesus. Ah.
At ang dalangin ko, Ama, habang minamahal ka ng mga anak mo, araw-araw, reveal yourself to them, Lord Jesus, and Father God, love them. Love them. Love them. And afterwards, my Father, my Lord, dwell in the hearts and the lives of your precious children. Fill them with the fullness of your life. And then, let our neighbors be saved. Tayo po mga reliyosong kababayan namin, mahal mo rebulto, mahal mo reliyon mo, mahal mo si Father, si Monsignor, si Bishop, pati Papa. How about Jesus? How about Jesus? Anong gagawin mo kay Jesus? Tayo mga kapatid, sa iba't ibang fellowship, mahal mo si Bishop, yung fellowship mo. Si Easter na nagpapala sa iyo, Pastor. But how about the Lord? How about the Lord? Oh, I tell you the truth. Nag-aalam siya ng pagmamahal. Nasasabi siya sa pag-ibig ng lahat. Naghahangad siya na mahalin natin siya ng una sa lahat, higit sa lahat. Araw-araw. Ah. Ay. Was made to love you, and I was made to glorify your name in every circumstance to find a chance to thank you. I will always love you, and I will always worship at your feet, and to obey you, Lord, I was made for you. More than anything, more than anything, we love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself, we love you, Jesus. More than anything, the greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. We want to love you, Lord, we want to love you, Lord. For the greatest thing in all our life is loving you.
like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In a moment like this, I lift up my hand, I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, my Lord, and I love of you. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you, and help me love you more with all my heart, with all my soul, and all my mind. Oh Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire to compare with you. Say it. Lord, you are, tell Jesus about it, more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire to compare with you. Say it, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, as Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, my Lord. I love you. Say it. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
singing I love you, my Lord, and I love you. Praise God. Sabihin po natin itong lahat mga iniibig. Lord, naramdaman namin ang puso mo. Ang katotohanan na naghahanap ka na magmamahal sa iyo ng totoo. Dahil karapat-dapat ka, idagdag pa na ikaw ang una nagmahal sa amin. Kaya ito po ako, ibilang mo sa totoong magmamahal sa iyo. Habang panahon at mamahalin ka ng una sa lahat at higit sa lahat. Nasasabik na po ako, Panginoong Jesus, sa pagpapakasal sa iyo. Sa pagbabalik mo, sa dakilang kasalang magaganap, nasasaksihan ng buong kalangitan sa pangunguna ng God the Father at God the Holy Spirit. Sa awitan ng bilyong anghel kasama ng mga banal ng Diyos. Napakalaking karangalan para sa akin at sa aking buong pamilya. Sa iyong iglesia na mapakasalan mo, papahalagahan ko ang pagkakahirang ko. Kaya ako'y mabubuhay na banal, malinis, masunurin, mapanalanginin, nabubuhay sa pananampalataya, pag-aayuno, at masagana ng pagkakaloob. Dahil ang kayamanan ko ay hindi ang pera, ang material na bagay, kundi ikaw. Lord, my love, my first love, my last love, and my forever love. Take me as your bride. As I love you wholeheartedly, reveal yourself to me. And Father God, shower me with your love. And my God, dwell in me. And let my neighbors be saved because of you. Because I love you. And the revelation and expressions of your life and love to me. Come in my heart, Lord. In Jesus' name. Amen. Kung may nagpunta po rito, may sakit, may karamdaman, may dinaramdam, lapit po tayo sa harapan. Manatili po tayong nakatayo. Meron po ba nagpuntang may karamdaman, may sakit? Ipapag-pray ko po kayo. Meron po ba? Lapit po tayo sa harap. Hindi po kayo nakalimutan ng Panginoon. Yung pakayapon dahilan kung bakit siya po hinasugatan, binugbog, nasaktan. Nagbuwis ng kanyang dugo. Upang sa pamamagitan ng kanyang mga dugo, ng kanyang banal na dugo, ang kanyang mga kasalanan ay mapatawad. At sa kanyang mga sugat, lahat ng karamdaman niyo ay magsigaling. Kasabihin po ninyo ito. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos ko, ang Panginoon ko. Ikaw ang manggagamot ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Halika, panahanan mo ako. Patawad po sa mga kasalanang nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po kung ako'y naniwala sa mga tarot reader, pengso expert, horoscope, hula, toning, espiritista, albularyo, spirit of the glass. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. At awad po, kung ako po'y nainggit, nagsinungaling, nagtampo, sumama ang loob, at nahabag sa sarili. At awad din po, kung ako po'y nanigarilyo, uminom ng alak, at nag-abuso ng katawan, sa puyat, pagkaing wala sa lugar. Patawad po, ako po'y naging makasarili. Jesus, kagarian mo ako.
Iligtas mo ang kaisa-isa kong kaluluwa. Panahanan mo ko. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, tagapagligtas at manggagamot. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Dalin mo ko sa matawid na pamumuhay. Mananatili ako sa iyo kasi alam ko, kagaya ng sanga, malibang kumabit sa puno, ay hindi mamumunga. Ako hindi ako mananatili sa iyo, o wala akong magagawa para magtagumpay sa buhay ko. Tinanggap ko na po ang karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinapatawad ko na rin ang mga tao na ako'y naghinanakit, nagtampo, at sumama ang loob. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Patawarin niyo po ang mga tao kayo po'y naghinanakit, nagtampo. Patawarin niyo po ang lahat. Maging kayo sa Facebook, sa TV screen, sa website, sa radio set, patawarin niyo ang lahat. Sige po, hanggang may alala po kayong tao na kayo po'y naghihinanakit, ay patawarin po ninyo. Matagal na po kayong pinagaling ng Panginoon, matagal niya na kayong niligtas. Ang pagpapatawad ay napakahalaga upang maranasan po natin ang gagalingan na yan mula sa ating espiritu, kaluluwa hanggang sa ating katawan. Surely, he bore a sorrow, and by his stripes we are healed. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Surely he bore a sorrow, and by his stripes we are healed. Rise and be healed in the name of Jesus. Let the faith arise in your soul. Arise and be healed in the name of Jesus. He will cleanse you and make you whole. Keep singing, so. Goiter, cancer, leukemia, myoma, high blood, glaucoma, katarata, malusaw ka, matunaw ka, mamatay ka. Sakit sa puso, sa dibdib, tumor sa utak, malusaw ka, mamatay ka. Lungkot, takot, nervous, pag-aalala, I rebuke you. Orasyon, kulang barang, I rebuke you, I break your power. You are powerless, useless, under our feet. In the name of Jesus, sakit sa puso, I rebuke you. Sakit sa matris, diabetes, I rebuke you. High blood, I rebuke you. Hypertension, I rebuke you. Mataas na blood sugar, high pressure, ear pressure, I rebuke you. Insomnia, I rebuke you. Epilepsy, I rebuke you. Leukemia, I rebuke you. AIDS, HIV, I rebuke you. Banta ng bulutong, I rebuke you. Sipon, lagnat, ubo, trangkaso, virus, bacteria, I rebuke you. Infection, I rebuke you. Allergy, die in Jesus' name. Sinusitis, I rebuke you. Anamang kirot mula utak hanggang talampakan, anamang karamdaman mula kaluluwa at espiritu, I rebuke you in Jesus' name. And I cast you out back to the pit of hell. Go! Devil and sicknesses and diseases, and never to return again in Jesus' name. Lord, thank you. Kasi yung mga sugat, ang lahat na may karamdaman, lahat, hindi ilan, lahat ay magaling na. Sige po, huminga na kayo ng malalim.
Yung dati nyo pong hindi nagagawa, ay gawin nyo na po ngayon. Hinga ng malalim, hinga ng malalim. Hallelujah. Way po yung dalawang kamay. Malakas, wave. Yung dalawang kamay. Taas po yung paa kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Bend. Thank you, Jesus. Patalikod. Swing po yung katawan. Tanggalin nyo na po ang inyong mga salamin. Malinaw na po ang inyong mga mata. Inutosan ko yung mga kornea na yan. Maging normal ka. Yung mga pupil na yan, maging normal ka. Ang retina na yan, maging normal ka. Mga ugat na mahina sa inyong mga mata, lumakas ka. Ang fluid sa inyong mga mata ay maging sakdal. Ang upper lower eyelid ay luminis at kuminis. At diniklara ko ang lahat ng inyong mga mata, loob at labas ay gawin ng Panginoon perfectong malusog, maliwanag hanggang siya po'y bumaba. In Jesus' name. Sabi niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Mula ulo hanggang talampakan, espiritu, kaluluwa, katawan, magaling na ako. Palakpakan natin si Jesus ng malakas. Tama pong palakpak na malakas kay Jesus. So manatili po kayo riyan, lalapit po mga pastor at pastora, tatanungin po kayo kung anong gumaling sa inyo at sabihin niyo po sa nila, sa kanila, tayo po yung magpapasalamat sa Diyos. So kayo po sa Facebook, sa website, sa radio set, sa TV screen, sa cable TV, sa LSN, magaling na po kayo. Magaling na po kayo. Hintayin ko po ang inyong email, ang inyong praise report, ang inyong text, ang inyong tawag, ang inyong personal testimony sa lugar na ito. Hintayin ko po siya para ibalita sa bansang ito at buong mundo na walang iba nagpagaling sa inyo maliban sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang lingkod ng Diyos sa Puerto Renato kayo nagsasabing mula ulo ang talampakan, espiritu, katawan at kaluluwa, kayo po'y magaling na. Pumalitan niyo po ang oras ng himala at sabihin niyo sa lahat na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari at nagaganap. Praise God. Anyan po ang bank account ng ministry, aking pong pangangaral ay libre pagtuturo pero milyon-milyon po minabahay dati sa television at radio. Kaya ang inyong pong pagbibigay ay napakahalaga. Huwag niyo pong kakalimutan, sa Diyos kayo nagbibigay, siya po magpapala sa inyo. At dahil kayo po'y kanyang pinagpala, ito po'y tanda na ang salita niya ay totoo. At ang pag-ibig niya sa inyo ay wagas. Salamat sa inyo po mga panalangin. We are also praying for you. At sa biyahe po ng lingkod ng Diyos sa inyo po mga bayan, sigurin niyo ngayon po'y makakadalo pag tayo po'y dadating at mag-imbita po kayo. Dahil tayo po'y maglilibot sa buong Pilipinas at sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa. Redeeming the time, winning many souls as weekend, teaching the church to be like Jesus. For any moment, the Lord will return. God bless you all. At huwag niyong kakalimutan, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Make Jesus your first love, your last love, and forever love, and be blessed forever. Palakpakan natin ang Diyos. Man of God, sila po yung mag-ina galing pong Plari del Bulacan. Parehas daw po silang isang linggo na po tinatrangkaso at may matindi pong ubo. Ganon din po si ate po, niraspa daw po siya at hindi po normal yung kanyang menstruation. Pero ngayon po, nakaramdam po siyang kaginawahan, pinagaling po sila ng Diyos. So, kumusta na kayong dalawa? Magkala po tayo. Maginahawa na kayo. God bless you. Palakpakan natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay po ay first time po sa lugar pong ito at siya po ay ating pong televiewer mula po sa Cavite. Ayon po kay nanay, nakaschedule po siya na operahan dahil po sa kanya pong katarata. Purihin po ang Diyos. Ayon po kay nanay, napakalinaw na po ng kanya mga mata. So kayo po ay nakatakad ng operahan sana? Sa Tuesday daw po. Sa Tuesday dahil sa katarata. Eh ano na nangyari ngayon? Malinaw na po mata ko. Mahinang pumalakpak mga tao rito. Eh ba'y operahan na po ito sa Martes dahil sa katarata. Pero ngayon pong linggo, pinagaling siya ni Jesus. Kaya wala na pong operasyon, praise the Lord na lang. Saan po kayo nakatira? Sa Cavite po. Sa Cavite. Ang ganda na po ng mata nyo. Gano'ng katagal na kayo may katarata? Parang isang taon pa lang. Isang taon. Magkano bayad sa operasyon? Sabi po 7,000. Sabi ko wala ko pero 7,000. Mura lang po. Pero wala assurance na gagaling. Pero ito, magaling na yung mata nyo. Palakpakan po natin si Jesus. Ano nangyari? Sa kadakilang bagay po ginawa ng Lord po sa bayan ni nanay, siya pa po'y taga Batangas pa. Since 1992 po, siya po'y operated na po sa isang kidney. At ngayon, sabi ulit po, nagbalik ulit. Actually, dapat sa may scheduled po siya for operation. Pero purihin ng Lord sa kanya pong daw pong pagdalo, ng pagdalo daw po dito sa oras ng himala, pinagaling po ng Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Okay na po. Hindi na sumasakit. Hindi na po siya masakit.
Sino nagpagaling sa inyo? Palakpakan natin si Jesus. Ikot ng Diyos, si nanay daw po, isang buwan na nagturo sa doon sa kanyang kamay. Sabi po niya, pumunta po siya dito, napakakatin ang kamay niya. At mamasama sa ngayon po, natuyo, nawala yung kate, pinagaling ng Diyos. Nga po, nagbabakbak yung kamay niyo, makati talaga at masakit yan. Opo. Eh, ano pong sabi ng doktor tungkol dyan? Sabi po, allergy na po sa sabon. Eh, tapos nung hindi na kayo nagsasabon, ano nangyari? Eh, di ganito nga po, nagbabalat-balat po ito nga ating masyado po. Eh, kumusta na po siya ngayon? Ay, nawala po ang kate ngayon at... Nagagalaw niyo na? Opo. Dati hindi. Sige, sarado niyo po. Sige po. May hinang pumalakpak mga tao rito. Dati hindi niyo nagagawa yan? Hindi po ako makapaghugas ng plato. Kanya, you see that? Kaya po ako'y ginaw ng aking mga anak. Alam niyo, yung pong power ng Lord para magpagaling nakatira sa inyong lahat yan eh. Kaya paglabas niyo po riyan, may gawain na wala. Saan man kayo makarating, magligtas po tayo ng kaluluwa. Bababa ang Lord. Huwag po natin kalimutan. Sa ilalim po ng tinatapakan natin ay napakaraming taong umiiyak dahil nahirapan sa apoy ng impyerno. Hindi na sila aalis doon. Kaya magligtas po tayo ng kaluluwa hanggang may panahon pang maiksi. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus. God bless you. Si nanay po ay na-diagnose po na may katarata po ang kanya pong dalawang mata. Ngunit sa pagpunta po niya sa dakong lugar pong ito, ang sabi po niya, malinaw na po ang kanya paningin, pinagaling po siya ng ating Diyos. May katarata po kayo? Dalawang mata ko. Dalawang mata. Oh, na-diagnose siya 2 years ago. Eh, kumusta na kayo ngayon? Ano, mama, pinagaling na ako ni Lord, ang hindi na malabo yung mata ko. Eh, si, mahihinang pumalakpak po ang mga tao rito. Kahira po nun, dalawang mata. My God, sino po nagpagaling sa inyo? Hanap po kayo roon sa camera. Si Lord Jesus ang nagpagaling sa akin. Maraming salamat God po. God bless you. Man ano of God, si Ate po ay isang linggo na daw po nagdurugo po yung kanyang ilong. Sabi po ng doktor, may infection daw po siya sa dugo. Pero ngayon po guminhawa daw po yung pakiramdam niya. Pinagaling po dumudugo siya ng Diyos. Dumudugo ilong nyo. Infection sa dugo. So, pag dumudugo ilong, infection sa dugo. Siguro, dito lang sa kasong to kasi may... Pagkakataon mo bakit nadugo yung ilong, eh may sugat. Pero anyway, kumusta na po kayo ngayon? Tumigil na pagdudugo. Eh. Patay na infection. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Praise God po, man of God. Dakilang bagay ginawa ng Lord po sa dalawang magkapatid na ito. Sila po'y galing pa po ng Cotabato. Since September lang po sila nanonood gabi-gabi sa Sky Cable. Itong kapatid pong isa na mas nauna dyan, meron po siyang malabong mata na almost 200-200. Nag-decide po talaga silang makapunta po dito. Nagbiyahe pa po talaga from Cotabato, makarating lang. Actually, kahapon nandito na po sila. Then ngayon po sabi niya, makadesire lang kang nag-decide silang makarating. Makapunta lang kami doon, liliwanag mata namin. Yun nga po, maliwanag mata niya. Ito naman pong kapatid niyang isa, meron siyang mitral valve prolapse. Ibig sabihin, sakit po sa puso na mayat maya po'y natutusok at mas sumisikip. At naging dana, hindi po siya makahinga. Praise God po, ngayon po, dalawang magkapatid na to pinagaling po ng Diyos. So, yung mga mata mo, 200-200. Opo. North Cotabato, south kayo galing? Yes po. North. Opo. Dahil sa television? Yes po. At kayo nagpasya mula North Cotabato, pumunta rito kasi niniwala kayong gagaling ka. Opo. Yung dalawa mong mata na parehas malabo, 200-200, kumusta na siya ngayon? Malinaw na po. Isn't that amazing? Kaya, ano man po binibigay natin sa TV, walang sayang. Ibigay mo, mga mata na yan eh. Kung di naagapan yan, patungo ng pagkabulag yan. Eh, gumagaling na walang binabayad. Kaya huwag po tayong magsawang magkaloob at hanggang may pagkakataon, eh, magbigay po tayo ng totoo. Huwag tayong matakot kung sobra po yan sa dapat nating ibigay. Ang importante, ito po yung mga napapagpalag. Kumusta ka naman? Okay na po. Magana po yung dibdib ko. Anong klaseng sakit yung sa'yo? Mitral valve prolapse. Anong ibig sabihin nun? Parang irregular beating. Yung valve ko po mabilis mag, ano, mag, daw sabi ng doktor. Tapos may parang sobrang sikip. Ngayon sobrang gana po. Magaling na po siya. Dati sobrang sikip. Ngayon sobrang gana. Lalakpakan natin ang Lord. Lingko ng Diyos, si nanay po ay 5 years po may katarata. Oh. Sabi po niya, dati po yung... Malabo po ang kanyang mata. Ngayon po'y maliwanag na po ang kanyang paningin. Tanda po, pinagaling po siya ng Panginoon. Katarata pa rin po. Kumusta na yung mga mata niyo ngayon? Mabuti na po. First of all. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus po. Saan po kayo nakatira? San Juan. San Juan. God bless you po.
Likod ng Diyos, si Kuya po ay 2 linggo na daw pong nahihilo at masakit daw po ang kanya pong mga katawan. Purihin po ang Diyos. Ayon po sa kanya, lahat ng po ito ay nawala. Pinagaling po siya nating Diyos sa buhay. So, bakit hirap kayong lumakad? Then, nahihilo po. Anong sakit nyo? May ano ko sa katawan, pam, pinakain mo, naninigas na lang ako. Epilepsy? Ay, tuloy niya nangangati yung kamay. Hindi siya epilepsy. Anong sabi ng doktor? Nandiyan ko na pa-shake-up. Bakit? Dahil wala naman ang panggastos eh. Marami namang medical health center sa Pilipinas na libre. Nag-o-offer naman ng DOH. Actually, hindi po masama mo pa-shake-up. Kailangan natin yun eh. Kahit sa Lord tayo umaasa, kailangan natin yun para malaman. Alam mo yung problema natin? Saan nakatira? Sa bayan po na nabalikis. Kumusta ka na ngayon? Okay na po. Dati akong bakla rin. Kaso nagkilis akong lalaki. Lalaki ka na ngayon. Malaya na po ito. Oh, dati po siyang bakla, ngayon lalaki na siya. Dapat lahat kagaya mo, transparent. Hindi nahiyang sabihin na dati siyang bakla, ngayon lalaki na. Para maunawaan ng mga kababayan natin sa LGBT na Love God, Be Transformed community na may pag-asa sa Lord. Na yung bakla kaya niyang gawing lalaki, yung tomboy kaya niyang gawing babae, at di nila kailangan magpalit ng kasarian. Pag nagpalit lang ng puso, mananatili sila sa kasarian ang ibinigay ng Diyos sa kanilang lahat. Aleluya. Lingkod na niyo, si ate daw po ay nabangga kana ng hips. Sabi niya, nag-pray siya, lagi siya dumadalo dito, alam niya walang nabalis sa buto niya, pinagaling siya ng Kumusta na kayo ngayon? Eh, okay lang po. Ako yung naglalakad po ng maaraw, pero para pong ako itinulak ng malakas, bumangga po ito. In-x-ray po ako sa orthopedic. Wala pong nakita. Nung sa loob po ng x-ray room, namatay po ang ilaw. Pero lumabas yung mga nurse, wala namang patay na ilaw sa labas ng lobby. Tapos po, hindi ka po maniwala doon po sa x-ray ko, dito sa pelvic. Meron pong mukha ng babae, gitang kita po. Kaya po, kumusta na kayo ngayon? Okay na po, yung bukod. Sa akin, dalawa niyong kamay. So Lord, maliwanag po, lahat po ng ito'y demon spirit. Matagal ka na nagtatago, dumunggang balaing, Sister Emma. Hindi hangin yun. Ikaw ay diablo, orasyon mo yun. Mangkukulam ka, kamag-anak ka niya. Go! Ayaw mo siya. At pag sinabi ko ka ng pambalik, sinungaling ka, wala kang power, anong black magic, anong mga orasyon, anong mga kulam, you are dead, you are destroyed. Out! Leave her! Sabi ng 1 John 3:8, Jesus came to this world to destroy the works of the devil. Kaya niyo po yan. Magalit kayo sa gawa ng Diablo, kaya niyo yan. Palakpakan natin si Jesus. Saka naman nakakita ang x-ray, lumabas babae, yung mangkukulam yun. O, kumusta na kayo ngayon? Okay, dati po'y may ibukol dito. Ano ako po'y nag-attend kahapon, kinapa ko wala. Sa gabi po talagang hindi po ako makatulog. Nangihila ko po itong aking kaliwa dito sa kanan. Ano nangyari ngayon? Ay, wala na po itong bukol. At saka, wala na po. Ang pakiramdam ko po'y may patpat kung papagano na ako'y kung lumakad po'y ganyan. Kaya hindi po ako nakakapag-attend dito. Ako po'y akay. Ngayon? Pwede na po ako mag... Palakpakan po natin si Jesus. God bless you po. Thank you, Lord. God bless you po. Ano nangyari? Si tatay po, first time sa lugar na to, bunga po ng oras ng Himala Channel. Sangayon po sa kanya, mataas daw po ang blood pressure niya at hindi daw po siya nakakaupo ng matagal dahil mabilis po mangawit yung likod niya. Pero ngayon po si tatay, kaya na po umupo. Pinagaling po siya ng Panginoon. Kumusta na po kayo? Magaling na. Ano ba ang gumaling sa inyo? Nung baywan ko, hindi ko baka tagal nang upo. Ang ngayon? Kanina nakaupo at ako noon tayo. Tapos uminit ang buong katawan ko. Tapos ngayon? Nagawa ng Panginoon Jesus. Kita niyo po yung statement niya. Sabi ko, ano po nangyari sa inyo? Magaling na. Yung palakpak niyo, galingan niyo. Naku, God bless you. Praise God po, man of God. Dakilang bagay ginawa ng Lord po sa buhay ni ate. Actually, pumunta po siya dito. Dala-dala po ito. Siya po'y galing pa po ng Kalamba. 3 weeks po, siya po'y nanonood na po ng 24 hours na TV sa TV box. Si nanay po'y nahulog po siya sa puno. Naging daan para mabali ang kanyang paa. Nilagyan na po yan po ng bakal. At nung tinagal po yung bakal, naiwan po yung 2 tornilyo dito. So sabi po ng doktor, ilakad-lakad mo lang dahil okay na yan. So ito eh, nilagyan ng bakal, tinanggal yung bakal, naiwan 2 tornilyo. Yes, naiwan. Kasi, eh bakit naiwan yung 2 tornilyo? Kasi dumikit po yung laman dun sa tornilyo, hindi kaya, na maalis. Kaya hindi po natanggal.
So pag inalis yung tornilyo, pati laman sasama. Yan po yung problema nun. Napakahirap naman nun. Kaya ako nakarinig nun, tinanggal yung bakal, naiwan yung dalawang tornilyo. Nga ngayon, nandiyo dyan kasi nakadikit siya laman. My God. Eh, ano nangyari ngayon? Eh, ang akin naman po, ano ngayon, eh, sa pool po nung ako'y nanood ng January 18 po yun, eh, nagkasakit po ako. Ano ko po yung mata ko kasi nagluluha, nagpunta po ako sa ophthalmologist. Binigyan po ako ng ointment, nawala din naman po. Pero yung una kong araw ng pagnood po ng, ano, sa kahahanap ko po ng yung meron ako mapapanood na yung magpapaliwanag tungkol kay Lord kasi doon sa ibang channel, nanonood po ako doon, puro po Bible lang tapos nagpapaliwanag. Gusto ko po yung may worship, yung nagsasayaw-sayaw kasi parang mas touch po ako doon. Eh, tamang-tama po na pagbili ng anak ko ng TV Plus, parang ano pa siya eh, ayaw pa siyang mag-ano po eh. Sabi ko, ano ba to? Gusto kong panuorin yung oras ng Himala, ayaw naman. Sabi ko, pumunta po ako sa likod, mag-ano na po ako. Pagbalik ko po, abay, nandun na. E di, siyempre po, narinig ko po kayo, nantig po yung puso ko, nakikigayan na rin po ako doon sa harap ng TV. Kasi feel ko po yung ano nyo. Kaya po, nandun ko naman naramdaman po na nung mag-ano na kayo, naalisin nyo yung mga salamin nyo sa mata nyo at kayo'y maano na, sabi nyo po. Inalis ko po. Temano po, yung TV po ay ang liwaliwanag po ng paningin. Oh, grabing testimony. Liwanagan niya yung palakpak niyo. Naku. Grabe. Kasi naman na po noon, kasi 24 hours naman po kasi wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Halos nandun na po nakatuon yung oras ko sa pagnood po ng 24 hours. Itin niyo po yan. 24 hours na programa ng Oras ng Himala. Sky Cable, TV Box, susunod signal. Tatlo pong istasyon ng television, 24 hours. Naku, magbigay po tayo sa TV, hindi po birong bayarin po yan. Hindi natin inaalala ang bayarin. Eh, ito po, gumaling lang yung isa, maligaya na tayo. Sino po nagpagaling na mata nyo? Si Jesus po. God bless you. Ano nangyari? Sa ginawa ng Lord po sa buhay po ni Nanay, galing pa po ng Baler, Quezon. Gumagamit po siya po nito dahil po na manhid ang kanya pong kamay at lagi po niyang ginaganon. At ngayon daw po, purihin ng Lord, winang time ng Lord dahil galing po siya sa tatlong albularyong makajos din daw. Wala na kayo nararamdaman. Nasasarado nyo na, nabubuksan. Ang bilis na, close open lang, close open, close open lang, close open, close, 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 open, open, close open. Magaling na po ito, palakpakan natin si Jesus. God bless you po. Kumusta na kayo? Kanina ng umaga po, hindi ako masyado makalakad. Pagkatapos po ng pray over nyo, naramdaman ko na lamang po yung hindi na masakit yung tuhod. Takbo. Hindi siya makalakad kanina eh. Mukhang kulang pa yung takbo niya, yung palakpak niyo, hindi pa tumatakbo. Dito makalakad, tumatakbo na ngayon. Sino nagpagaling sa'yo? Ano nangyari rito? Purihin ng Diyos, si nanay po ay nagpapasalamat dahil yung lumalaki daw po niyang puso at sakit na asma ay pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Ano nangyari sa inyo, nanay? Okay po. Ano po gumaling sa inyo? Lumalaki po kasi puso ko ay mag-inawa ngayon? Na po. Tsaka po may asma. Nakakahinga na kayo mag-inawa? God bless you po. Ano nangyari? Likod ng Diyos, si nanay po ay tatlong taon na daw pong sumasakit po ang kanya pong likuran. Purihin po ang Diyos. Ayon po kay nanay na igagalaw niya na po ito na hindi po sumasakit, maging ang tuhod niya po ay pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Kumusta na kayo? Magaling na po. Wala ka na nararamdaman? Wala na po. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Sa pong palakpak na malakas sa Lord. Likod ng Diyos, si nanay naman po pinagaling po ng Diyos yung kanya pong glaucoma at yung mga paa po niya namamanhid ngayon po magaling na, pinagaling okay po na po yung paa niyo? Lang mag-inhawa po. Na? Hmm. Sino nagpag-inhawa? Si Jesus. God bless you po. Likod ng Diyos, si nanay po ay taga-Balintawak at siya po ay bunga po ng ating pong house-to-house evangelism. Pumunta po si nanay po dito na namimilipit po sa sakit ng sikmura. Maging ang kaliwa niya pong tuhod ay nananakit. Pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. So, kumusta na po kayo? Okay na po. Kanina namimilipit ako eh. Sakit ng sikmura. Ngayon? Ay, tayo niyo po, kasi pag po yung ating mga staff, nag-evangelize, Kaingin, Royal, Balintawak, Monumento. Naglakad lang namin yun. Ito, naglakad lang, galing Balintawak, patungo rito. Ito po yung mga win natin, dyan sa paligid, kasi pag sila mag-evangelize. Ang nila nila na-evangelize, yung Balintawak Market eh. Kaya, malalaman natin, pag uwi sila, may dalang itlog. God bless po.
Lingkutan niya sila pong tatlo. Ito po si Kuya. Ito lang ang nakapanood ng oras ng himala. Sinama niya yung dalawang kapitbahay niya kasi po pinagaling siya sa telebisyon ng oras ng himala. Kaya siya po'y nagsama. Si tatay po high blood, ngayon magaling na. Si nanay po malabo mata, magaling na. May diabetes po ito, ooperahan. Kasi nga pag diabetes, ooperahan. Ito ko lang po yung kamay ko sa TV nung nag-ano kayo ni Dado sabi. Pagkatapos? Pinagaling po yung ano. Grabe, actually, yung pong problema sa apa, pag may diabetes, ang solusyon niya, pag di gumagaling, putol. Totoo po yun. Kaya sinama po po sila. So kayo po'y nanood ng TV, pinatong niyo yung kamay niyo sa TV, gumaling kayo. Pagkatapos yung gumaling, sinama niyo itong dalawa. Eh, ano naman nangyari sa inyong dalawa? Eh, ako po, ano, yung nanggaling na po ako ng isabi nyo, tapos ng San Lazaro, hindi po gumagaling yung kaliwang mata ko. Ano pong sakit ng mata nyo? Yung ano daw pong sabi ng Dr. Retina, yung may ugat daw po na umano sa mata ko. Pumunta kayong isabi nyo, San Lazaro, ano nangyari ngayon? Eh, ngayon po, malinaw na po. Grabing himala po ito. Ayun, naiintindihan nyo po yun? Siya po'y galing ng isa avenue, galing ng San Lazaro Hospital kasi yung kanya pong mata may problema yung retina. Yung kaliwang mata. So ngayon po nakakakita na. Oh my God, palakpakan po natin si Jesus. Tuwan-tuwa si tatay, naiyak sa galak to. Eh kayo naman po. May distrok ito. Ito. Oh, pero hindi masyado. Ngayon, nakakakbang na. Magaling nila yun. Naluruak. Okay lang po yun. Saan kayo nakatira? Sa Bulacan po. Saan sa Bulacan? Towerville po. Towerville. Saan yun? Sa San Jose del Monte? Opo, San Jose del Monte. Isipin nyo, television. San Jose del Monte. Sa television lang napagaling kami. Palakpakan natin ang Lord. Si ate po, first timer po sa lugar na to. Na-diagnose daw po siya ng tuberculosis dahil may nana po yung kanyang baga. At na-operahan din po siya dahil po meron po siyang ovarian cyst. Pero ngayon po si ate po nagpapasalamat dahil maginhawa na po yung pakiramdam niya. Pinagaling po siya ng Panginoon. Kumusta ka na? Ito po, magaling na po. Ano sakit mo? Nagka-tuberculosis po. Bakit mo sinabing magaling ka na? Pumasok po yung presence ni Jesus. Yun po yung magandang sagot. Hindi pa na-x-ray, magaling na siya kasi pumasok yung presensya ng Diyos sa kanya. Yun po, maganda. God bless you. Si ate naman, pigali pa po ng balibago. Bali, dalawa po yung kanyang sakit. 3 years po na stigmatism. Pag ito po yung umatake, ito po yung nangating-ate at namumula-mula ang kanya pong mata. Actually, meron nga po siyang salamin. At yung pangalawa po na mas grabe po, 7 years na po siyang ginugulo ng jablo. Kasi po, inubos daw niya po yung mangkukulam doon sa Cavite, maging daw po taga Pampanga sa kanya pong papamamidyum at sa kapagpapalbularyo. Kaya naging dahil para mapuno siya ng takot na maging po sa kanyang kwarto nakakadama siya ng mabagay na hindi maganda. Pero sabi niya po rin po daw ang Diyos dito na po nakaranas ng kagalingan. Stigmatism. Alam ko problema sa mata yun eh. Opo. Anong suffering ng astigmatism? Nagluluha po tas namumulalag, masakit po siya. Ganon. Misa po ano, astigmatism sa ugat. Opo, sa ugat. Sobrang sakit po nun. Tapos umaabot din po yung sakit sa may sa batok. Opo, ganun po siya. Kumusta ka na ngayon? Mag-aan naman po yung sa mata ko na. Hindi na siya masakit? Hindi na po masakit. Inayos si Jesus yung ugat nito. Tapos, ano pa gumaling sa'yo? Uric acid po. Kasi ako nagdodora po ako. Okay, sabi sa akin may uric acid po ako. Pero nung nandito po ako, wala na po ako nararamdaman na gusto kong dumura. Palakpakan po natin ang Lord. God bless you. Si Kuya naman po, first time daw lang po siyang dumalo dito. Dahil naimbitahan lang daw po siya, galing na po siya ng doktor dahil meron po daw siyang akala daw po niya sakit sa bato. Pero sabi daw po ng doktor negative. Pero purihin po ang Diyos na buhay nung pumunta raw po siya dito, lahat po ng sakit karamdaman sa kanyang tiyan, sa kanyang katawan po pinagaling ng Lord. Kumusta ka na? Nawala na po yung sakit nung sikmura ko tsaka nung likod ko. Almost 2 weeks o magti 3 weeks na po ko nararamdaman. Kahit negative yung result nung abdominal ultrasound ko. Narinig niyo po yun? Pag pinag-aralan niyo po ito, iba't ibang karamdaman, and Jesus heals them all. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, ang batang ito po ay may 3 findings po ang doktor. May enlargement of the heart daw po, may barado daw po ang ugat, at may butas daw po ang kanya pong puso. Pero purihin po ang Diyos, tuwang-tuwa po ang bata na sinasabi na pinagaling po siya ng ating Diyos, wala na daw po ang pananakip ng dibdib niya. Siya yung may sakit na 3? Opo. Ilan taon na to? 10 years po. 10 years, ang daming sakit. Kasi yun ang findings dun sa Davao Doc eh. Malalalang sakit. Kumusta ka na ngayon? Okay na po. Bakit okay ka na? Kasi wala na ako nararamdaman. Wala ka na nararamdaman? Yung 3 sakit mo, wala nang nararamdaman. Wala na mabuti po ang Lord. Palakpakan natin si Jesus. Saan kayo nakatira? Sa ngayon sa Gagalangin, pero galing pa po kami ng Mindanao eh.
Saan sa Mindanao? Sa Butuan po. Butuan? Opo. God bless you. Awa po ito, 10 taon. God bless po. Ano nangyari? Man of God, si ate naman po, 10 years na daw po siyang may myoma at masakit daw po yung kanyang tiyan. Pero ngayon po, kayang-kaya na po niyang pisilin. Pinagaling po siya ng Kumusta Diyos. Kumusta na kayo? Maaga na po paramdam ko. Nagpatawad naman po ako sa nakasakit sa akin. Ngayon, kiniklaim ko ng aking kagalingan. Amen. Thank you, Jesus. God bless you. Experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your miracles. Ang kangyarihan po ng Panginoon ay sobra kay sa cancer. Paano na naman po yung cancer? Kay sa pagkabulag, pagkabingi. Nanginig po na po kayo, Apostol. Ngayon po, malinaw na po aking pagkinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At oras ng Himala, miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Services at the ministry's main church. Come join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted free admission. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God, Greater, 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 Experiencing the Greater Glory of God, Holy Spirit, Thou Art Welcome, and his latest worship album in CD entitled Goodness of God, Hallelujah, Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the woman of God, Prophetess Elena G. Carrillo. For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. Mm-hmm.
be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus Gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus Gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Part of this God's greatest anti-move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.